So, what's up mga ka-gadget? Mag-a-update tayo ngayon sa iCloud Bypass 13.4. Ang unit ng model na ginamit ko rito is 6S, iPhone 6S po. So, sagot ko lang to dun sa nag-comment sa akin sa post ko sa FB na kung kumikita ba raw ako dun sa software ng iCloud version 1. Sorry boss, kinocompile nyo pa lang yan. Gumagawa na ako ng iCloud. At nakakapag-bypass na ako ng iCloud. At hindi ako tumitingin sa forum kasi marunong akong maghanap sa Google. So, kung talagang gusto mo ng proof, tignan mo dyan sa, ano, sa channel ko. May kita mo kung kailan ako nagsimulang mag-upload ng bypass iCloud. So, yun nga, no, ang ginamit kong check rain dito is updated siya, check rain 9.9 at ang version ng phone is 13.4. So, pag sinalpak mo kasi dyan ang phone, hindi agad mag-highlight yung start. So, ang gagawin natin is i-recovery natin yung ating phone para ma-detect siya ni check rain. Kasi not supported yan. So, ang kailangan natin dyan is i-recovery lang natin siya. So, yan. Bitaw. Pag-recovery ng iPhone 6 is yung hold mo yung power, then yung home button. So, yun na. Nag-highlight sa yung start. Then, start natin. Then, ganun po uli. Kailangan ma-deep yung mode natin yung phone. So, ang gagawin natin is hold natin si home button, si power. Pag namatay yung phone, bilang kayo ng 3 seconds, din bitawan nyo si power. So, medyo malikot yan kasi yung anak ko nangungulit dyan. Pasensya na, hindi ko na i-focus yung camerang maigi. So, dito sa video na to, hindi po ako nagpapasikat. Gusto ko lang makatulong sa mga kotek natin. At sana hindi kayo magalit sa akin. At sana itong video, kung mapapanood mo itong video na to is malinawan ka. Kasi mahirap maging gatasan ang technician. Kapwa natin yan, pareho tayo nagtatrabaho. Alam nyo naman na free shop lang yan, di ba? So sana, nakinabang na kayo dyan sa mga customer nyo, huwag nyo naman pakinabangan yung kakarampot na kinikita ng technician. Kahit sabihin mong sa halagang 1,000 lang yan, kung napakaraming technician nyo na pagbentahan mo nyan, grabe. Yung pera na yon parang kumita ka ng pera na galing sa panloloko na lang. Or siguro, hindi panloloko yun. Gusto mong tumulong na may bayad, yun na yun. So, etong software na to, libre, ibibigay ko, i-upload ko, at mapapakinabangan ng lahat. So, shout out nga pala dun sa nag-comment sa akin. Panoorin mo to, uunahan ko na kayong maglabas. So, yun na nga, no. Pag naisaksak nyo na yung sa Windows, sa computer nyo yung cellphone, click nyo yun yung kaninang tawag dito.
Siyan. Ay, wag ka umiyak-iyak. Ayan, no. Click nyo yung iCloud Bypass, then run. Yun lang po yung gagawin natin sa pag-run yan. So, continue nyo lang po. Then, set up na natin yan hanggang matapos. So, after nyan, alam nyo naman yung gagawin. Install nyo si Cydia. Tapos, i-download nyo lang yung dalawa, rp3.ch/repo at saka yung polandris.me/repo. Yan lang po. Tsaka unang-una yung mga nagbebenta ng pre-shop, no. Huwag kayong magtago sa mga account, sa mga dummy account nyo. Ilabas nyo yung mukha nyo. Yun lang yun. Nagbebenta kayo ng pre-shop tapos gamit nyo dummy account. Dapat yung mukha nyo mismo, yung ilantad nyo. Hindi yung kung ano-ano pang gagamitin yung FB. Pusa pa kayo mag-PPM, ang ganda ng alok. Semi-untethered. Wow! Dami kong tawa doon. Same lang naman kami ng ginagawa. Ang pagkakaiba lang, kinompile nyo lang. Yun lang yun. So, yun na nga. Antayin natin yung initializing ng Apple ID. Tapusin natin siya para okay na. Makakapag-install na tayo ng Cydia. So, commercial break muna tayo. Mga ka-gadget at sa mga bagong viewers ko or napadaan lang sa video ko, sa channel ko, please like, share, subscribe, and comment down below. Yan lang po. At dun sa mga subscribers ko na at sa mga viewers ko, salamat sa suporta. Sa mga kotik ko rin na nag-subscribe sa akin, maraming salamat talaga. Isa pa, sana yung ads, ha. Yung ads naman dyan. So, at isa pa pala, sana ligtas tayong lahat sa coronavirus, ano. Sana pagbalik natin sa mga kanya-kanyang trabaho, malusog at malakas pa rin tayo. Alam naman natin na hindi tayo papabayaan ng may kapal. Yung nasa taas po. Yun yung sinasabi ko. So, yun. Nilalagin ko yung wifi ko dyan kasi alam nyo na, baka makakita ng mga katabing bahay ko at bahay ko. So, yun na nga, no, mga ka-gadget. Alam nyo kasi dati, nung kapanahon na ni Nokia, basta may pre-soup, automatic upload na lang yan eh, tapos isi-share. Pero ngayon, parang bumaliktad eh. Pag nakakita ng crack, itatago, hindi papaalam, iko-compile, sabay share. Eh di wow. Yan lang yung may nagtataka ko. Oo, nandun na tayo, gusto mong kumita. Pero sana naman, isipin mo rin, kapwa-technician mo rin yung gagatasan mo eh. Diba? Yan, kaya hindi ko siya maklik kasi nakabukas yung aking data. So, tinatry ko pa rin yan hanggang ngayon kung mapapagana ko yung SIM card. Kasi may signal siya, nag-LTE siya, pero hindi ko alam kung makakasend pa siya. Ayan. Tsaka ito mga ka-gadget, makakapag-login ka rito ng Apple ID, makaka-download ka rin. So, kaya okay lang na pwede nyo nang magamit to. Noon ko pa naman sila nakikita na
track file na ina-upload tapos binebenta. Yung mga crack na nakukuha nila, yung iba sa GSM developer, yung iba sa MartView, yung iba sa ibang forum na international, then i-compile nila, babaguhin yung pangalan, then pag recompile, lalagyan ng password, then or activation sa unit, then i-upload, then ayun, ayos na. Pera na. So, yun. Dyan, yun nga, ini-install ko na yung rp3.ch/repo at saka yung polandres.me/repo. Then, yan na yun. So, okay na siya. Then, punta na tayo sa, hindi ko pa yata na-download yung save, ano, wala pa nga. Download muna natin yung safe shutdown. Hindi masamang tumulong kung bukal sa kalooban mo. Yun lang yung bro. Pero kung ang tingin mo sa mata mo eh pera, eh talagang pera na yan. Sabagay, nakikita naman ang taas yan eh. Ngayon lang nangyari yan, yung crack, kinakrack, binibenta. Shout out nga pala dun sa mga Buhay Crack Team na isa ako sa member doon. Sana wag din kayo magalit sa akin. Noong nagsisimula pa lang ako, nagsimula na talaga ako sa mga crack software. Hindi pa ako gumagamit ng gadget noon. Ay, gumamit na pala ako ng gadget noon pero ang gamit ko lang UFS. Tapos, yung pamplas ko ng mga China cracksop. Sa mga Android cracksop pa rin. Napilitan lang akong bumili ng CM2 nito na, 2017-18. Gamit ko sa tab, crack pa rin kasi nakaka-member ako sa Thai Forum. Shout out nga pala kay Sir Yut. Yun yung tumulong sa akin mag-recompile ng Android sa tablet na China. Yun din na binibenta, na uso yung benta ng memory card. Meron na ako noon bago pa lang mabenta. So hanggang dito na lang yung aking video. Na ipakita ko na sa inyo, na i-demonstrate ko na sa inyo kung paano siya ginagawa. So uulitin ko uli, please hit like, comment, subscribe, and share my video. Salamat. Hanggang dito na lang uli. Paalam. Ha? Wala.